2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang mga otter laging magkakahawak ng mga kamay mula sa kanilang pagkain at pagpapahinga hanggang sa kanilang pagtulog? Ang sweet, di ba? Pero ang tunay na dahilan nito ay para maiwasan nilang mawala ang kahit sino sa kanilang pamilya. Raft, ang tawag sa grupo ng mga otter na magka-holding hands. Mula sa coastal waters ng Northern Pacific ang mabalahibong hayop na ito, na kayang sumisid hanggang 330 feet para kumuha ng pagkain. Ngayon, alam mo na! Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nakatutok pa rin sa Panahon TV. 21 taon ang nakalipas nang huling bumaba sa critical level ang La Mesa Dam. Pero ngayong taon, ito'y nasa below critical level na 68.74 meters. Ayon kay Pag-asa hydrologist Sonia Serrano, ito na ang historical na pinakamababang antas na tubig sa La Mesa Dam. Muling nilinaw din na walang kinalaman ang El Nino sa mga pagbaba ng dam sa Luzon, lalo na ang La Mesa Dam. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa apektado ng El Nino ang Metro Manila. Ang nakikitang sanhi ay ang mataas na demand sa tubig, kakulangan sa mga pag-ulan, kasabay ng road constructions at irigasyon. Samantala, ginagawa naman daw ng paraan ng mga ehensyang responsable dito upang mapigilan ang patuloy na pagbaba ng tubig sa La Mesa Dam. Para naman sa balitang pangkalusugan, umapela ang Department of Health sa mga magulang at tagapangalaga sa mga preschool at grade school pupil na pabukonahan ng kontratigdas ang mga bata bago magtapos ang school year. Sa datos ng DOH, meron ng 18,553 na kasong naitala at 286 ang nasawi dahil sa tigdas. Lubha itong nakakahawa sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at personal contact. Ang mga sintomas na kabilang ay ang ubo, sipon, pamumula ng mata, lagnat at skin rashes na tumatagal ng hanggang 3 araw. Isa pang mainit na usapin ang muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Simula nitong Miyerkules, 6 na beses na itong nagbuga ng abo matapos ang volcanic earthquakes at rockfall events. Dahil nasa alert level 2 ang vulkan, ipinagbabawal muna ang lahat ng gawain maging ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at sa 7-kilometer radius extended danger zone. Nagbigay din ng babala sa mga sasakyang panghimpapawid na wag lalapit-malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ngayong Fire Prevention Month, patuloy ang abiso sa pag-iingat ng bawat pamilya para makaiwas sa sunog. Kahapon, isang residential area ang natupok ng apoy sa 3 de Abril Street, Barangay Labangon, Cebu City. Isang matanda ang kumpirmadong nasawi habang 2 ang sugatan. Isang napabayaang kalan ang dahilan ng nasabing sunog. Sa ganitong uri ng sakuna, alam mo ba ang mga hakbang sa kaligtasan? Narito at pakatandaan. Be safe habang may sunog. Agad na tumawag sa malapit na fire station. Alertohin ang mga kasama sa kwarto para lumikas. Kung madikita ng apoy, agad na dumapa at magpagulong-gulong sa sahig. Takpan ng basang tela ang ilong at bibig. Gumapang sa sahig papunta sa pinakamalapit na labasan. Laging maging handa sa kaligtasan ng pamilya. Ang apoy mula sa naganap na California wildfire noong 2018, kitang-kita mula sa outer space. Pero eto, sumilip na tayo sa mga balitang pangkalawakan na iahatid sa atin ni Patrick Obsuna. Magandang umaga, Patrick!
Magandang umaga, Eunice, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Sabi nga nila, may forever dahil may natagpuan ng mga astronomer na massive twin stars kung saan halos hindi mapaghiwalay. Ang twin stars o binary star ay mga bituin na magkadikit kung saan umiikot sa isa't isa. Ang natagpuang binary star ay pinangalaan ng PDS-27 na siyang matatagpuan 8,000 light years mula sa ating mundo. Karaniwan ng ganitong bituin ay nagkukuhaan ng material sa isa't isa dahilan upang malusaw ang mas maliit na bituin. Pero iba ang kaso sa PDS-27 dahil ang dalawang bituin ay neutral at mapayapang umiikot sa isa't isa. Mahalaga ang pagkakadiskubre ng pambihirang binary na ito dahil mas lalawak ang pag-aaral patungkol sa behavior ng binary stars. Alam nyo ba na hindi lang isa ang buwan na umiikot sa ating mundo? May tinatawag na mini-moons kung saan hinahatak ng ating mundo papaikot ang maliliit na asteroid sa atin. Napakaliit lang nito kaya hindi kinikilalang buwan at halos hindi makita kapag hindi gumagamit ng telescope. Abangan ang pagpapakinam ng buwan mamaya. Yan ay sa ganap na 12:19 ng hapon at lulubog naman ito 12:38 na umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo ba na parang pizza na perfectly sliced into half ang buwan? Ang tawag sa ganitong phase ay first quarter moon. Ibig sabihin, isa na sa apat na quarters ng pag-ikot ng buwan sa mundo ay natapos na. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan ang iba pang astronomy trivia. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obusuna. Magandang umaga at balik sa iyo, Eunice. Maraming salamat, Patrick, sa mga karagdagang kaalaman sa astronomiya. Samantala, mamamasyal naman tayo sa pagbabalik lamang ng Panahon TV.